Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Bonding time lang ng mag-ina sa kainta Rizal ang pagbibig. Ngunit nang ma-diagnose po sa sakit na leukemia ang 9 anyos po niyang anak, ang simpleng hilig ginawang negosyo na po para masuportahan po ang pagpapagamot dito. Panoorin po natin. Makulit at masayahing bata, mabait at mapagmahal na anak. Ganyan kung isalarawan ni Bernadette Salagoste ang kanyang bunsong anak na si Glenn. Sa kanilang simpleng bahay sa Cainta, Rizal, inabutan naming tinutulungan ng 9 gulang na si Glenn ang kanyang nanay na si Bernadette sa pagre-repack ng mga cookies na ito. Sa murang edad, tila bihasa si Glenn sa pagnenegosyo. Sa katunayan, siya ang nakaisip na pwedeng pagkakitaan ang kanilang mga cookies. Start ito nung nag-research si Glenn ng pwede niyang pang merienda. Nakuha niya yung cookies, as in gusto kasi niya yung cookies na parang sort of merienda nga niya, pero kailangan namin i-adjust yung sugar. Ang pagbe-bake at pagtitinda ng cookies kasama na ng mga empanada ang isa sa mga pinagkakitaan na mag-ina. Habang kumakayod naman bilang OFW ang ama ng pamilya. Habang abala mag-ina sa kanilang munting negosyo, napansin naming may kakaibang lungkot sa mga mata ni Nanay Bernadette habang pinagmamasda ng anak. Sino mag-aakala na ang cute na batang si Glenn eh meron palang karamdamang iniinda. 2 taon pa lang si Glenn nang ma-diagnose siya sa sakit na acute lymphoblastic leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Yung blood niya, bone marrow niya is less ang producing ng red leukemia. Pero actually it's relapsed. Then after nung pagka 5 years old niya, considered as cancer-free siya. So last year, nagki-fever si Glenn, masakit yung buong katawan. Hirap na siyang maglakad. Check up. Actually, maraming check up test pa na ginagawa. Pero nung yung isang doktor niya na ni-refer agad na back to him oncologist. Kailangan nating mag bone marrow ulit. Kinuhanan agad siya ng sa bone marrow test, bone marrow aspirate. Doon nakita siya it's 78% bumalik yung cancer cells. Dahil sa kalagayang ito, minarapat nilang mag-homeschooling si Glenn. Pero yung pinaka gusto niyang mangyari na gumaling na siya agad para makabalik siya sa regular school. Namimiss mo na ba yung classmates mo, Glenn? Opo. Iniwan naman ni Bernadette ang trabaho bilang teacher para full-time na maalagaan ang anak. Para sa kanya, basta sa anak gagawin mo lahat. Tapos, prayers lang. Actually, sa prayers lang, kumbaga, isa din yun sa nagbigay ng lakas. Talagang kunting sacrifice, tiis lang, tapos prayers. Malalampasan din natin to. Panalangin. Okay. Yeah. Ako naniniwala ako dyan. Naawa ako na inirelax eh. Yep.